Kamusta mga boss? Dito naman ngayon tayo sa busina. Share ko sa inyo yung wirings. Ito po yung stock wirings ng busina natin. Ito rin yung universal. So pwede nyo itong gayahin kapag magwa-wiring kayo ng busina sa motor. For example, skeleton yung motor nyo. Gusto nyo yung lagyan ng busina. Ito pwede itong makatulong sa inyo. Kasi itong video na to, sasabihin ko sa inyo yung system ng busina kung paano siya gumagana, kung paano siya nagkaroon ng busina. And so kompleto tayo dito ng mga device. Meron tayong horn, ayan, stock horn. Meron tayong switch, ito para sa busina natin. Ayan. So ito yung pang Mio, ginamit ko muna siya dito. Tapos meron tayong ignition switch. Ayan. So paliwanag ko muna sa inyo yung mga wirings na meron sila. Sa ignition switch, meron siyang dalawang wire. Isang pula, isang black. Yung pula, ito yung direct niya papunta sa battery, positive. Pero pag nasa motor to mga boss, may fuse yan. Okay, dito lang hindi ko siya nilagyan ng fuse. Pero pag sa motor, may fuse to. Ayan, positive kasi to eh. Tapos, yung black naman nang galing dito sa ignition switch, ito naman yung accessories wire or ACC wire. And so, itong ACC wire or accessories wire, nagkakaroon to ng power kapag ino-on natin yung ating switch. Yan. Pag ino-on natin to, nagkakaroon to ng power. So, yung galing sa pula, nililipat niya papunta dito. Sinusupplyan niya yung block. Kasi ito yung accessories wire natin. Tapos, sa switch naman, ito, dalawa yan. Pag tingnan nyo sa likuran, isang accessories wire, tapos isa naman yung papunta ng busina. Okay, positive siya parehas. So itong system na to, positive trigger to, yung sinishare ko sa inyo. Ito yung ordinary na makikita nyo sa motor. Pero may mga wirings na negative yung ginagawang trigger. So sa susunod na lang, kung gusto nyong malaman, pag-usapan natin, comment nyo lang dyan mga boss. Yan. Tapos sa busina naman, syempre meron tong positive-negative. Pero pwede naman itong magkabaligtad, wala naman itong polarity. Kahit magkapalit ito, okay lang. Yung isa, itong accessories wire. Tapos yung isa naman, ito naman yung ground ng busina. Di naman gagana yung busina natin pag walang ground. So ay, nakadikit siya dito sa ground ng ating battery. Pero pag nasa motor na ito, nakakabit to sa harness natin. Doon sa may negative supply ng ating motor. So ito yung system ng busina. Single lang to. Susunod na video natin, papakita ko sa inyo yung kung paano naman mag-wire ng dual horn may kasamang relay. Pero itong pinakita ko sa inyo, ito lang yung basic na wiring diagram. Pwede nyo itong gayahin kapag mag-wiring kayo ng motor sa busina nyo. So ulitin natin, umpisaan natin dito sa switch. Yan. Switch, dalawa lang yung wire niyan sa likuran. Yung isa, i-coconnect nyo sa accessories wire. Nakikita nyo sa ignition switch natin. Tapos isa naman, i-coconnect nyo sa busina kasi kailangan nito ng positive supply. Ayan, papunta yan ng busina. Tapos yung busina naman, ayan nga, ipapunta dito sa switch. Tapos isang ground, i-coconnect nyo sa ground or sa negative supply. So ayan lang, testing natin. Buksan muna natin yung susian. Parang sa motor lang din, may susian din, binubuksan. Tapos pwede na nyo nang paganahin yung ating busina. Diba? Ayos diba? Ganyan lang guys, pwede nyo yung gayahin ha. Ako na nagsasabi sa inyo. Yan, susunod natin yung request nung isang nag-comment dun sa pinost ko, yung dual horn naman, may kasamang relay yun. And, huwag nyo kalimutang i-share to guys para sa mga ibang mahilig mag-wirings. Yun lang.